Mr. Bakum and the company. Friends. Thank you, Mr. Chairman. This is the invitation to appear in the today's session. Mr. Pio Bakum and company, City Mayor's Office Multi Task Force team, to enlighten the body on the vehicle clamping activities in the city of Iligan in relation to the letter dated February 10, 2020 from the residents of Floraville Subdivision, Phase 2 Homeowners, Barangay Lurina, DCP. In aid of registration, I would like to ask Mr. Pio Bakum to sit in front. Sir Bakum, please have yourself seated here. Wala itong mga bakos. So if your bakos are there, join your boss, our boss of the multi-task force. Private
ini kita mengukur ini ang sablo rabin dito sa Santa Elena from Stintown so Indonesia ang pagsulong na mo ang pagkitawal ng kapitan kung sa libre ingon man ang kapitan po dito na tuluyan na siya ang plan niya at kita niya ng buntingan sa dalang niya dito po sa Senori nanawag niya po sa kapitan tama sa iyo kapitan siya po siya tuluyan niya po ng Senori kumikat sa problema niya nagini patagi ang basura truck o in kaso po nung naikuan sunod hindi po nung naki mabay truck so decision sa kapitan na po i-pulak so igrana lang ang katawa doon yung litra mo ma-private pulak dito sila kabayan kung hindi ang tangan ng pulak. Okay, anybody who would like to ask a question? Councilor David Plando, recognizing also the arrival of the late cover Councilor David Plando. Thank you, Mr. Chairman. Let's not proclaim that we serve out of the money. We are not going to be able to do that. We are not going to be able to do that. We are not going to be able to do that. Dahil sa kanawa, ano maglambing tulad niya, mag-wear ko ng mga maskara at parang nangihay, masa ko rin katiwa niya. Salamat. Kanyang nga, Juan, kanang maskara, wala ka sa mga kainin, burming it niyo, maglambing. So, ang pumutana, nga nung nag-dunapoy ko niya, dilipan kay gabi ilang napoy at law. Ini isang ordinance, mo niya akong ipasinan. Kami ordinance nato, nabasa pa ka po ni Satanan. Ako pa sa title. City ordinance number 04-1556, resolution number 03-133, that's 133. Article 15, pumping of vehicles. Section 1. Pumping of any motor vehicle, it is the policy of the city government of Iligan to immobilize any motor vehicle by using any provision of this ordinance in order to have a smooth flow of vehicular traffic in all streets in the city of Iligan at all times. Ako pagsabot na rin, Chairman. Tangan ng street sa Iligan, wala yung pili. Kani pong at all times, 24 hours, ang akong pagsawag. Wala akong kapili o oras na mga casual ako mga tao, mga Gio, mga kid, Dubai lang. Kapili ang akong mga yuna-una ang pagtapag din sa city, pinagi sa ordinance. Ang ordinance mo ay akong ibasyan. Magutana sila. Ano ang alas dos? Ano ang alas dos kung sumunod akong tao ko pa? Nakita na ako ang problema sa city. Akong iukas ang mga sakyanan na wala yung rahinan. Na naaan ang parking sa mga kalsada. Mostly sa alas 12, alas 3, wala na umiyakala na ang sakyanan. Naasa public roads. So, meaning, wala din siya yung kaya. Dili lang kay gabi ilang ni, naglang, makita ko ninyo sa adlaw. Makita ko ninyo sa report na ko, na ko yung adlaw na problema, illegal parking. Nakatumong ko yung istorya sa radyo, ipagutan na ko, na nung gabi ni, na ganito ng ordinance mismo, nag-briskon ang kuwana ni, ang gabuhatan ni, siguro, may siyaman niya, ang kurma niya. Sa 2003, nag-ibuhat ko nun yung ordinance, doon ay prescribe ng lugar, ng paklaman. Tino, ibasa na ko yun eh. Tapos, insakto ba ka ako pagsamunan eh, yung English pa rin.
kaya nga matay mo halitin yun sa Ingles. Wala ka. Wala ka nasunod yun eh. Wala pong nasunod yun eh. Na exit private. Ang nasunod yun eh, all streets of the city. O binigan. At all times. So, isang usawa na ako, ugbasa rin. Sakto yun. Wala ko, kakuha na rin. Tanan ng esprit, pumunta na ako. Open gate na subdivision. Kasuri mo. Esprit pa na sinigam yun eh. Wala ko rin exit private. Wala exit. Dapat punta na natin na yung tao, exit private subdivision, kung saan niya. Gawa sa turnover na subdivision sa city. Lugaw pa po sa Floraville. Wala pa na po. Ako yung mga dito sa Jiso ang Kuwan. Nangayaw po. Wala pa maturnover kaya na ang John Dor. Subdivision. Subdivision. Ibinupin na siya na sign. Mostly sa Tiandor, ako nakita, hidrolobin na sa sige ang mga halal. So, pili, ang kwarto, ngayon ako kung pasaylo, alam mo ko, nakalapas ko sa mga private, butang wala, muna ako kumbayra. Hindi mo mag-gitin ang private, mag-gitin pa, hindi mo nag-gitin Mr. Bakong, you don't have to ask for apology. You are just implementing the ordinance to the letter. No, because it's very clear that all streets of Iligan, that is the understanding of your office. That is why the reason why we call you here for this public hearing, so that if there is a need to amend the ordinance, we are going to amend. No, so I admire you for implementing what you understand in the law being passed by our legislators in the city of Iligan. City Councilor Bishop Larrazabal, and then Attorney Providencio Abragat, and then the lady would be the last, Mr. Monbet. Listen, you Pio Bato. Pio, ngano nakatara sila? Ngano alas tres sa kanlao naman ang Guamping? Ilang concern is kung doon ay emergency sa ilang balay, pili nila magamit ang ilang sakyanan pagdala kung ay pasyente para daro sa ospital ay nakaklang man. Ano, we are sumunod na ito ang kapalita nito. Atole, wala ko gaklang sa mga sakyanan na sa kaya. Kung emergency at ang ospital, ingon na ang kuwan nga ang imo sakyan na sa gawas. Ibutang lang, wala sa imong rehan. Nagpasalo, wala ang check rehan. Kung ako sa akong balay, ilinin ako ako sa kinan, kaya na ay nagdaot sa akong balay, ibutang na ako sa rehan. I-open akong gate, kaya rin hindi na ako magsigit open sa gate kay emergency. Kanan, sa opinans, kini, obstruction mo muna siya sa akoan. Hindi ka parking po. Kaya hindi ba na ako siya parkingan? Himoon ng garage ang highway. Sa ako pagsakot. Hindi na praya ng highway. Mostly sa akong ipagutana, nga nung nanariha, ipagutana mo sa kina. Wala po yung rehingan siya. Kaya emergency po. Ang ilang katarungan na yung katawag, emergency. Yan ang ipagutana. So, Mr. Bakong, to cut you short, because I have explained this before, I don't know if Mr. Larrazabal has listened to him. He went to us just to have Mr. Bakong answer, because this has been a repeated question. The answer of Mr. Bakong earlier was, he read the ordinance, and the ordinance states that clamping all streets and all the time, at all times, wala yung pili, kagawang ba, punto, buntag sa'yo. That is the ordinance, that is how we understand the ordinance and he implement the ordinance. Let us ask questions that are new, not a recurring question. Thank you, Councilor Larrazabal. Councilor Providencio Abragan? Give the lady first. We give the lady first, okay, Councilor Councilor Belmonte? Thank you, Mr. Chair.
All streets, wala yung building. Diba? My question would be, close to my heart. I live in Seminary Drive. Kumbalay, which is the front of the city mayor's, no? Beside the mayor's office is engineering. Kung rescue ang ambulance, wala kong problema. I will understand. Even the mayor, wala kong problema. He's the mayor after all. But normally, the mayor always park inside. Ang akong problema is the Seminary Drive exempted sa inyong higo na all streets wala yung pili. Every day, tanang tao na trabaho nila o bisita na ang park sa nana. And in fact, I saw one complain on social media na plate mode puro kotse. Nasukuha ang mga tao na ilang kotse ni Clam, pero ang mga bisita o mga government employees na trabaho niya, wala ni Clam. Kumay kaayo, Mr. Baco, ang Seminary Drive sa Bimu lang. I know that Mr. Borja, Dr. Borja has a lot there na pwede kipartingan, isulod ng mga tao. But naghahap kayo mga jeepney, mga public transport na nag-bice-bice sa Seminary Drive, di na makaaging umudkay, hilera ang nakaparting diha. I'm not complaining about the rescue. Walay problema. We have to exempt them. Para sa ato na. Even the mayor's car, walay problema. Yaman ang isina. But the rest, ako lang ako tana, are government employees working that in that street exempted also? Thank you, Mr. Baco. Well, ato nakita karoon diyan sa City News Office. Tanak siya na street, Seminary Street to Ubaldolaya. Both sides, no parking sa atong city ordinance. So diya ang nagkaproblema. Dagan ang nanawag sa ako. Karon, akong itistingan, kasi nga side the gabit yun sa kuhan, no parking. Akong ibutan ng no parking. Iko, itistingan saan ato dili o kuhan. Kaya yun, ato na po rin isugyong dili sa konsiyo na kanang nga porsyon, one side parking lang, kung may mo. Pero, hindi man ako may mag-ausawa na, kung may mo. So, kung ato yung gigolo ng balawa po na karoon, sunda ng anako, na kanang nga side, hindi pa parkingan. Kung sa'yo atong gusto mo nga niya karoon, i-implementin na ito ang balawa, hindi kang karoon, hindi na ako ng kramanday ka lang. Oo! Oh, na-plan ako sa silong, wala na ako nagamit karoon din. Ako nga doon na karoon. Wala ko yung ilang tao niya. Nakamay na nawa, nandiyan sa mga gobyerno ang sariya, bayad. Ako mismo, naglaman ako sa kiran, kaya pasakot ng parking, bayad ang driver. Nakamang disimbis, bayad. O kung sa desisyon na ito naroon, kanan niya, si bayas ako ng desisyon, ako ko naungan na karoon. Oo! Oh. Mr. Bacong, it's not us here to make a decision. No? It's the interpretation of the law, and that would be the office of the mayor that would make the order to implement that ordinance. No? I would remind you once again, Mr. Bacong, we are not invited here to put you on the dock and to blame you for whatever things that has been hurled at the office of the mayor in San Francisco, and especially to you personally. But we called you here to listen and to make some queries so that if there is a need for us to amend the ordinance, we said amend the ordinance, no? So we will just wait when the ordinance will be amended, if there's a need for it to amend it, no? Councilor Abragan, and then Councilor Balanay, and then Councilor Sweet, and I guess Councilor Bagay will give you first to Councilor Sweet. Okay naman, sir. Palawag ko po. Okay naman. Magalutan, Mr. Bago. Actually, I was also one of the authors of this Slatmigo. In fact, in the amendment, provided because of the time. I was thinking that the city could not afford, but I observed in Makati na maluklaman sila. So, ako yung correcto na sa tumakog 2014. Only, ako nakita yun.
is, you know, nakabutang sa ordinansa na all streets without distinction and all and at all the time for all the religion, all the time. Pero ang ako nakita is ang very essence ali is really tentang obstruct sa dalan. Simple. Usa kita na idea ng bawil ko na to ang dalan para wala obstruction. No, ang pumunta na kami nga ordinansa should not be followed literally na mura na itong makina. No? Tanaw na itong essence, tanaw na itong mamunusun tatagigal. Kaya like for example, build up all streets. Kali nga itong train town sa division, private property, but yet, o pumunta na niyo, kumana, consummated na. Kumana. Then, ay, tinala mo pa lang, tinala mo pa kung anong, tinala mo pa, pero, but that is not an excuse because we are eyeing of, we are considering of the act consummated. Dili kay because na, ay, natamo pa ba yun? At ano na, is fine naman na. Pero nga ko lang, siguro mag-careful kita kung number one, tanaw na to, kung naka-obstruct ba. Kaya kani parang ulit, kung the streets, kung imo na i-follow yun, naghan yung kamaligsan na malawak. All the streets, private road, imong gi imong gi private subdivision, imong gi plan. Now, di ka gamit ang kuan, ang tag-iya, di ka trabaho, nalit sa trabaho. Kung sa imong gi deprive, number one, enjoyment of the property. No person shall be deprived of the enjoyment of the property without compensation. That is his property. Now, kung mayroon ko ka nga, eh, karoon pa ako kay Malo, kay Pabitro, kay Pabitro, ito, dapat you should be careful about that. I'm with that objective, no? Dahil may that all the time. Dapat i-amen ko yung gapo na, pinano, ipatawag ko mo diyan in aid of legislation. Kung siya mo nakita ko, implement ko na, ikakulang mo, kung nabay na sobra, akong butangan ko limitations. Kaya kung, like for example, mingon na all the time, 24 hours, pero asa man ang essence, ang spirit, ang intense sa loob na, dili maka-obstruct. Kinsa may maka-obstruct sa dalan kung wala na natulog tanan. So therefore, wala gayon taga-subay sa intense sa loob. You know what? Atong ituman, pinaagin sa litra, word for word, all the time, all the street, imong i-deprive ng tao. Like for example na lang, kasi pong dali sa, it doesn't mean kung barangay road, wala ginunit ang barangay road, mutira, ay imong kaya pong kuhanan. Kaya first of all, ang barangay, kung nagutang liha o dalan, o niya, private property, wala pairin ang owner. Hindi pa lang siya mag-consider as public road. Because no property shall be taken for public use without just compensation. I hope makuha pa yun ba? Kaya may mutabang ni pagkamindar. Mutabang ni, pero dapat restore kung magsakto na matpato ba? Dito ito maka-deprive or maka-violate sa proprietary right of each citizen in constitution. Thank you, Councilor Abadet. You don't have to answer that, Mr. Bako. You don't have to answer that. Councilor Sweet, thank you, Mr. Chairman. Good morning, gentlemen. I just would like to ask Mr. Bako, Mr. Chairman, as to the implementation of the law, since di ogod tanan yung magbasa sa paper sa documents sa ordinance, naghimo ba ta o information dissemination to the public? At the same time, naabot tayong mga signages na ipaghimo sa the planting areas na para ma-aware po ang mga tao. Okay. Yes, ma'am. Natay, tulong katarpulin na kibutan. At sa kaplayon akong ibahin mo. Which so, area? Proa dito sa pagsulog. Corner is pagsulog sa Intans Kamehan. Kamehan and Planaw. Naapo diri sa Planaw. Naapo diri sa Buron. Naapo diha sa Kuan. Sa Tulungan. Ako niya, mabasa na ito. Ang sir, enough ba siya? Oo. Oh, ako na. Pero, noon na yung information drive na ito, bigamit na ito ang radio, mga barangay,
na consider na recruit na sila finally. Eh, sa referendum ng Kansaninji, ilahan mo ng Tobagon pag-review sa barangay. So, karon aking appeal po ng Tobagon ng Consider po, Pabrigano. Karon natakasin natin ako sa problema bahin sa private. Tili na ko mag-operate kung wala request sa mga barangay captain. Kaya sila mo'y mag-guide na ko asa kapit ang problema nila. Sila, sa memorandum circular sa NNG, sila mo'y responsibility sila barangay bahin sa mga obstruction. Kung nabasa na ako po, kung piliin sila, karon itagaan sila 75 days ng mga barangay captain. Kung piliin nila marimpyo ang ilang barangay, isiwan sila sure po sa order. If I may suggest also, sir, sign in just po siguro, no, para makatungan po, especially in the city area. Yes, ma'am. Nana, pagdiin mo kasi, magbay po naman si Councilor para sa panong mga signages. Ipautan na, managay yan, isang disno pakarin, anak, tanan. Pero, sa bayan sa plam, wala kong usunod katulong na signages na parking area o parang may parking. Wala kong usunod niya. Ang akong kuhan sa plumping, tanan niya yung street, napuntan din eh. Basta makaustra, especially sa gabi, kung natulog, nabili magkaki emergency ang bike truck, ako pinag isa na ako sa solusyon na malimpyo ko na ito ang persada. Thank you, sir. That would be all, Mr. Chairman. Thank you, Councilor Sweet. Councilor Balanay. Thank you, Mr. Chairman. And kanina pa, panakot sa 24 hours. Ang tanong, sir, pag na ay gusto na mo claim, bayad sila mga violation, any time po sila mga antopan or sa hearing office hours? Ha? Yes, sir. Any time? 24 hours po. 24 hours nila po. Nga po, panglitan, naklaman sila. Kasi nga, mabayad sila yung violation any time. Mala, kay mabayad din, sir. Doon naman ka, area, dinisignit na ako, mabayad na ng panahon sa lugi. 24 hours, doon ka terminal. Okay. North and South. North and South, anytime, 24 horas, pwede sila bumayan dito. Pwede. Kaya para katuloy nun nga, naklaman niya ako emergency, kaya dili mo magagamit ang sakyanan na so anytime. At ito naklaro, sir, kay para pag pahibalo sa mga tao, pwede sila anytime. Yan sila magulat nila kahonas. Pwede na rin. Kanisa na, sir, kay ang atong kita now is obstruction of roads and streets, like atong mga illegal of park, yan, no? Ato ang kraman. Appeal siya na itong nag-illegal park, di ba? Appeal. Kasahay, or kanin nabi na sa adlaw, kanang mag-illegal park, asay unang mo, kanang dakon, tagaan o kanang citation, kay naana na sila, kay citation. Dayon, klaban pa yun, or kana ba kung hindi ba pwede nga tagaan ng citation, makalakaw na yun sila, pero naana sila ay violation, or pag kung balik-balik ang sakyanan ang natuho na kaya naman ito i-clamp. Kasi pamaagi ang nasa. Sa ako ang nagtrabaho sa clamp, kung na itaw, pwede tagaan mo sa edisyon. Kung na itaw, ako ito sa laman. So, usually, kanang gaklaman ninyo, wala itaw. What if na-indiretso tao mo noon nga, well, sure, ako ang nagsakyanan, tagaanin mo sa citation diretsyo. O hindi okay. Itang ipanayon ng ulam. Kung naklaman na sila, dahil po sa siya nagkabata, mawali ang mga dagko na truck na sa highway. Mas highway. Natulog. Kung naklaman na siya, usang siya ay mata, hindi kinagot ang tangan. Bayan mo sa ito. Total, bali naman ang bayan. Pagkabuti mo ito, bayan ka. Pagtawag ka po, wala pa kanil kakabot si mong truck, natangtangan na. Kaya ang nagtang-tang to naman yun, ang mutang-tang to naman yung tuluhula. Naroon. Tawagan naman. Okay. Sige, sir. At pilangan ni Bayan sa violation, sir, sa kanang legal, kanang naklaman, sir? Dili sa ordinance na to, ang kuhan, 1,000 gram. Okay. Plus,
traffic flow violation, obstruction of sidewalk, illegal parking of sidewalk, na matay ordinansa. So what about you, Chair, 2,750? 2,000 okay. 4,000 pa na siya? Illegal parking, $750. Kung illegal parking alone, $750. Gumikan kay Onsego, sumata na ko Onsego, napoy ordinance, 2,000 na siya. Legal parking Onsego, 2,000. Obstruction alone, 300. Plus, sulatan ako obstruction at sidewalk, 1,000. Plus club, 4,000. Kung muhila, tagal mo kayo muhila. Club na lang. Minimum na lang. Club. Sige sir, ako lang itong gitaro sir. Ay, paano na ko kung panalitan dili, gross ka ng dili, grabe. Sa ay, kanang, walang lagyot sila kapag gingan, pero kailangan sila na ito yun, dito rin, matagaan citation, illegal parking or ano. Dili ko gawa, dili naman taga, wala yung rason nga kinanglan ni mong i-violate ako. Pero, ibutang na, si Piat siya, wala kong ingon nga, illegal parking lang ba ang ibutang o diretso ka man, kanos na siya, klaman, o kanos na siya, taga-anglan citation. What if, naanay si issue nga, naghatag na sa iya illegal parking, naanay si violation, dahil nasundan na po ninyo, nakapay niya sa kinan, laman na po siya. Dili, kapot. Dahil, kung naa siya, din, naisipan mo ko. Dili, na lang po na ko. Thank you. Grabe na po tayo po na. Ako lang ikaw. Sige, dahil salamat. Dahil salamat, Councilor Balanay. Councilor Shapur. Mr. Chairman, in support sa nag-organize ni Mayor na task force. So sa barangay Tomas Cavite, itong ipanglaman na area, like for example, ng Shanove, Pancourt, kung siya private na siya nga sa division. And then, ang ating over na all problems, barangay, and then, complaint na nga regarding ano mga illegal parking. So, complaint sila sa barangay, i-muyaw-yaw sila sa city government, sa traffic, kung siya iba sa traffic. So, pasalamat po lang po sa task force nga i-organize ninyo kay Anita Buhani sa Shannery Subdivision. Pasalamat ang mga residente kay Anita Buhani, nalimpyo na ilang dalan kay Billy Mosley. Pila na ka years, maraming years, nagreklamo ang mga residente ng ilang area, himoong parking area sa upang mga tao. Sila ka, balo, kisay mga owner sa mga sakyanan. And then, hindi sila makatuti, magpasahero na lang sila magtuti, kaya ilang sakyanan na kuanas na alihan, nag-iparkingan ang ilang gate. So, muna nga rin, pasalamat ni sa Barangay Council, sa residence sa Barangay Tomas Cavite, nga mismo gaya mo ang multi-cap sa barangay, naglaman ganit. Pero, panto, daot na ito mga ang multi-cap, i-return na tuloy sa city. So, pag-iparkingan ito. So, kung ito siya, nalabibi na ito for parang-guyuro din sa city, turnover. And then, sa Pancourt Subdivision, is po na po sito, wala na yung kuha ng parking sa tunga sa Karsada, sa in-between. So, muna nga, medyo nalimpyo ang barang na pinakipot sa ilan yung sa i-realize ni Mayor mga task force para pagkuha yung mga illegal parking. So, muna nga, dilimpon sa pagpasabot na sila sa visibility sa matang barangay. Kaya tanan problema, ilabay sa barangay, ilabay sa city, so, ani sa barangay, napasalamat po na residence sa barangay Tomas Cavite na sa ilang sakripisyo ni Nasir Bako ng Kadlaw yan to sa barangay. So, that's all this. Thank you, Councilor Shapur, Councilor Cornelio, and then Councilor Makapagal. Salamat, Your Honor. Mr. Bako, magpapapan, may buntag. Kanang una, basta na. Kanang, pwede mo kanang kung daigo, no? Subot mo, Councilor. Daigo, yun. May, tinood lang, kanina pag-implementa din mo rin sa Pilisura, nakalun na ito ng buhay pa ka. Muna na kaayaw din mo ngayon, kung implementa rin sa buhay ka. You can just imagine, this ordinance was passed in 2002. Nakalun na rin na, kadaghan na nga kaunsel ang niagi, nakalun magiging implement.
na ikaw po kayo nabihan, pwede kisugan dyan, hindi mo nga buhay pa ka, kaya sa gana na may mga parking na illegal sa gawigi, sa gana na may pusil, na buhay isog ka, patayo na lang, ako kayo, ah, kamili na. Now say Biblia, na yung Biblia. Na yung Biblia. Na yung it's the word of God. It's the word of God. Ibaliksan natin sa atin isang mga pag-usok. Kinatanan ba mga lumikers at mga legislators na lang? Kanagin na maghimot ang ordinansa, siguro mo nga natin na kung may ulimit. Number one, kung mag-prepare ng ordinansa, ako i-coordinate sa city mayor's office kung kaya ba niyang i-implement. Maghimot lang ang ordinansa din eh. Huwag ganyan mo na budget. Basta lang, hindi pa sa ordinansa, malipay na ta. Proud na ta na ako may motor. Ano eh? Di man i-himot, karoon o. 2,000, doblan na ito yung ilumay. Nang wala may tubig siguro mag-implementan eh. Di ba? Tuwing ka ba, Mr. Bato? Wala pa. O, wala pa. Na ito rin na ka-implementan. Ano yung angay yung kataulan yung binalya yun? Correct. Ano ba? Ato yun rin. Ano kami yung komentan eh? Ako, may pungutanan ng Mr. Bato. Kaya ito rin kong rin na, nga nung ubanday mong gi-iwan na, ang upang mo sa sunod, unahan mo na wala na yung uplami. Ano man eh? Okay. Kani nga problema siya. Kani nga problema ang nabasa 2003 pa niya na-approve. Ngayon, 2014 nang hagiyo na ko na itong implement ni pamagpalita o club. Yes, sir. Wala hindi napalit ang city government kung hindi gapahimo ko o club. Hangtod karon wala po ko mabayari sa akong gasto. Akong nahimo ng club is 24 lang. Kung naglaray ang sakyan ng niabot o 50, 34 ako lang naman, pilihan mo siya, gano'n lang niya pa yung uban. Pero meron ako nga buha, 20. Nisunod ko sa sanitaryo, palipot, pwede baga ang sakyan lang. Gamay na tayo, pwede sukuha ka, wala. Ikot ang tangi, tangi na ka lang. Wala, dito na lang nisunahan, gamay na sakyan lang. Wala ang problema. Ako rin ka, design sa club, kung nagkuhan ko ng antukos ko gaya ng Mitanaw Musa, ano man na kung saan ang club sa club? Ano, ikadawa Mr. Bago, to touch is your feet. Ikadawa nga ni club ko, na doon ako may club na wala ko mag-ibutan sa driver side, to kung mas passenger side. Ang may ko nga club mo, club ka ang sa driver side, para sulod sa driver, makita ni iklaman niya sa kanan. Kaya kasi kung pagdagan sa iklaman, magbuka pa sa kanan eh. Tapos say that sir, nakit sa driver side. Oh, pero doon ako ninyo ipaglaman na kinangla na train ang talaga pag-plan. Nag-i-plan. Most likely wrong parking. No, di ang driver ko sa kanal. So, ma'am, atos kanal ang nag-plan. Kamu na, ito po sir. Okay. O, ma, wrong parking siya. Oh, sige. Atos kanal po yun. O, to yun, to din noon sa akin, sa pikas ng plan. Eh, ang sakto mo, pagpuntuan man, yung kinala ng disciple sa driver. Ay mo ba kaya sa kanya na gaplam din mo pinagano? Gapay rin mo lang kung nagawa ko lang para sa mga kaya. No? Na, ang ako nila, Your Honor, no? Mr. Chairman, no? Doon natin amendment. Kung sa itong amendment nila, ato maghimot ako sa grupo na pinagano ng plam? Ano maghimot ako? Maghimot ng plam, ito hindi nga si Mr. Bako may mabulit sa plam. Kaya na, doon natin amendment para ma, muna nga, maghimot kita doon sa nag-corresponding corresponding budget. Hindi kayo magsigil na paghihimot na ordinansa, wala yung budget. So, pag implement na lang, i-appeal na lang kung ordinansa ang pag-plan, pag-ping, tapos doon na po yung appeal na budget para paghihimot plan, hindi ka mag-problema. O, hindi, himo ba ka? Palit ba ka? Ato nang i-appeal niya, sir, ba ako? Kaya ako, bilibyo ko niyo, kung binag-isuga niyo, kaya ito lang, ingon ka sa ako nga, ganang ang dahil plastic, bitaw, plastic ba? Di mo kong ignan sa pagpipiling nga, ay, nagdagana tao sila, kung ako sa mong krimen na undang na ngayon, gamit plastic. Tingnan ba? Ano ang plastic? Oo, siya lang sa mong krimen na undang na. Task Force Bako. Task Force Bako. Tupig, ang tupig, ang sawan. Oo, ipagsirkan niya, sa Mr. Bako, si Mungsirkan. Kasi sa Corny pa, Rubiro, ay Mungsirkan. Oo, ba may tupig? Oo. Ang tupig sa Timuga, Karwas. Naundang. Naundang mo. Huwag ka nang huwag na. Isang ka-istorya. May talagang mag-breeding nagpalihan yung Mr. Bako na tao. Mag-breeding ka. Nagpalihan yung mga tao. Salamat, Your Honor. Thank you, City Councilor Cardillo. Sir Matthew Comagal. This is in Councilor Giacom sa mga bisultigan ni Councilor Cardillo. I understand si Mr. Bako is just doing his job very well.
Right? And dili lang ni mao ang iyang natahasan siya. No? In fact, itong mga task force sa water, illegal tapping of water. And nakasuhan pagyuka itong sa Santa Elena, itong namaligyaw ang ilahang mga balay. Sir. Okay. Hindi lang, no? Ako na-notice, you look good with your uniform. Wapo kayo yung uniform. But, nahagot ko yung na-notice na usa sa yung tao, si Mr. Montesa, nasa earrings. And, sa kuha yung may time, katunap pa ko sa inyo, araw-araw, kung sa mabota na akong, akong yung ihangyo ng mga tao to remove any kanang mga earrings or kuha sa inyo kayo. Especially for males. So, I understand, apilya ko na sa antimen na siguro sa civil service nato na labi na for government employees then. If you're working for the government, dili pwede sa mga lalaki magsuot ng earrings. Kasi ko ba yun? Lalaki kayo kung tanaw, kaya dapat hindi sa bato. So, kanada, you always have to look good and respectable, especially when you're working for the government. Thank you. Thank you, Councilor Makipagal. Sa tinuray lang, Mr. Bakong and his task force is worth commending. No? Sa tinuray lang, kung imong tanawon, this ordinance has been approved more or less, a little less than 30 years. But it has to, it is supposed to be implemented in those low years, but it wasn't. Now it is implemented and people are complaining. It's okay for people to complain. Kailangan mo ginagin, kailangan mo ipiktar, bukas ang mga nangyay mo, huwag ang task force na nangyay mo. No? So, para yung Mr. Bakong, ang ako lang na i-suggest, make a request for more clubs na himuon. Kaya ang 30 ka mong gamay na gina, if you can make 1,000, that would make our streets very green and there will be no obstructions. Kaya tinuray lang na ang kinahanglan man sa ato, nakbayan karon is disiplina. Gamay na yung convenience, complain na yun. Pero kung atong tanawon, the inconvenience na ilang ihimo, kundi islam mo sunod sa palaon, mas dapat ang inconvenience na mahimo nga ito sa katawan. Just for example, I've been repeating over and over again, obstruction kay pumanalitan emergency, wala tayong magamit kasakyan, mga ito sa hospital. What if there is an emergency for ambulance to pass by that area and it cannot go through? What if there is a police call and the police cannot go through? What if there is a fire call and the fire trucks cannot go through? No, so these things are need to balance. Ang importante naman is disiplina. No, again, mabalik ta sa general principles of the order of the ALG, ihatag ang dalan ngadto sa katawhan, sa sasakyan ang sidewalk ngadto sa mga pedestrian. Nalang lang simple, no? At all times, you give it to the vehicles at kasada. At all times, you give the pedestrian, the sidewalks to the pedestrian. Okay, so with that, you want to have a last word, Mr. Bakong? Okay. Pag Mr. Chair sa clown, hindi na natin po natin. Na-observe na ako, hindi na mahurot ang 30 na daw presyo na. Kaya na, wala sa kina. Relaxa na lang kayo. Actually, sa pinura na, muna ang disiplina na sa ligad. Saan sa tapakan? Hindi ka daw ka-clown sa, muna ay pulang kayo kung clown sa una. Mga po kung 30, karoon may lang na tulo. Aklaman ako niya. Kasi no need na ang klaro na ganun. Basin niya, kumpiyansa ang mga kampanya. Basin wala, basin doon na illegal park na po ng mga tao niya. No? Pero I think the campaign of clamping vehicles on the streets is making waves and making success. No? Sa sulti ni Bako, hindi na kailangan palit o more clubs. No? Kaya hindi na mo sigurado ka na Mr. Bakong, hindi na mahurot ang inyong clubs? Hindi na kayo mahurot. Ang ako na lang, mabayan ang buko ito. Okay, so have your request for refund ka lang inyong clubs and I think the city mayor will gladly refund your expenses to that.
Okay, so with that, we excuse Mr. Mako. City Councilor Larasabal, do you have your last word for our guests?24 last week, Monday. Upat ka po dito sa Bonnery, nagko kay na truck. Kada aklam na mo, doon na may picture. So, pag aklam na mo, pagkitaong to siya, asa ka rin, inawalang man mo pa. So, akong i-verify, kinsa to nga truck, ang takiya isa Dabaw. Dabaw, Kidnon, o Cagayan. So, akong i-ato si Pio, ipay na lang siya ang kaso. Ipay na ginagong kaso ako kay government property niya ito, isa po ako mabayari. Mabayari naman ako ito, government ito siya. Ako, wala, ikalit, liba, atong buwan, doon ay army, na science marawi. Ako naging blatter sa expedition po. Pagbalik na mo, iya mo niya kung tinulog ng gabas, kung kinala niya. Tama yung blatter. So, ako po na ito, producer mo tayo ng ating legal. Ipahin na ako ang kaso. Nalimurad nila na ako magwanta yung ginawang po. Tapos doon ako tayo disiplin na sa maklaman, ay palo sila, mapahinan yung kaso. Naman din rin sa ordinance, na mapahinan na po sila ang kaso. So, mga gadgets na ilan ito ba? Kanino nga po ng ordinance, wala akong masihan, magpahin ang kaso. Tinood na sila. Nawatan nyo ito, lang. Thank you, Mr. Pio Baco. Thank you for coming and shed light with regards to the letter of Floor Museum Division. You are now excused, Mr. Pio Baco and the company. Thank you. Thank you very much, Pio. Thank you, gentlemen. And Mr. Chairman, I would like to move to the declaration of the any second, second may cross over the next.